Nakatakdang palawakin ang Lawag International Airport sa pamamagitan ng pagkuha ng mga katabing lote nito. Ito ay may sukat na 205 metro pasilangan at 170 metro sa kanluran mula sa center lane. Kinumpirma ito ni Chairperson ng Bids and Awards Committee ng Civil Aviation Authority of the Philippines lawyer Riz Joy Ballesteros sa isang panayam nitong Lunes habang inaabangan ang katawan ng pagkuha ng 1 billion pesos na pondo mula sa Department of Transportation o DOTR para sa ang site acquisition lamang. Batay sa appraisal report ng mga property na apektado ng expansion, sinabi ni Provincial Assessor Herminio Castillo na may kabuo ang mahigit 58 hectares ang nakatakdang makuha na binubuo ng 275 na lote at 62 residential buildings sa iba pang improvements. Para mapadali ang pagkuha ng lupa, maglalagay ng Memorandum of Agreement o MOA sina Governor Matthew Joseph Manotok at isang DOTR Undersecretary for Aviation and Airports. Samantala, upang palakasin ang sektor ng turismo, nauna nang nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipapagawa ang mga kalsada para sa mas madaling pag-access sa mga lugar ng turismo at pag-upgrade ng mga paliparan para sa international upang makatulong na mabawasan ang bottleneck sa paliparan ng Maynila. 4 na taon na ang nakalilipas ang paliparan ng Lawag ay maaari lamang tumanggap ng pinagsamang bilang na 140 international at domestic na pasahero. Ngunit sa pamamagitan ng hakbangin na ito, ang paliparan ay maaari na magsilbi sa 200 international na pasahero at 240 na domestic na pasahero. Ang patuloy na pag-upgrade ng paliparan ay inaasahang magpapahusay sa koneksyon at kadali ang mapakilos ng rehiyon ng Ilocos dahil ito ay na magpapalakas sa paglago ng ekonomiya, turismo at sosyo-ekonomikong pagkakataon ng lalawigan. At yan ang ating balita ngayong hapon. Ito po si Lloyd Sidinglasan para sa The News Feed.